Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Ito po mga ka-Aldab yung second update ko. Para po sa mga maraming katanungan po ay isa-isa po nating sasagutin. Well, direct to the point na po agad tayo. Dito po sa unang video mga ka-Aldab, napanood nyo, di ba po sinabi ni Mati na I'm the first one? Kasi may nag-comment po daw, may nag-comment sa akin mga ka-Aldab na sinungaling po raw ako. At alam mo na kung sino ka, kung sino po yung tinutukoy ko. Wala po daw siyang narinig na I'm the first. Ngayon, pinakita ko tong video na to para malaman niya ang buong istorya, di po ba? Kasi masakit po para po sa akin kapag ka nag-comment kayo ng hindi po totoo. Dito po clear na nagsalita po si Mati, di po ba? Ang sabi niya, I'm the first one, di po ba? Ngayon mga ka-Aldab, unti-unti ko nang binabatikos yung mga taong alam nyo na mga ka-Aldab, masyado pong nagmamarunong pero hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Kasi kung napanood niya yung video na yan, hindi na po siya magko-comment ng ganyan, hindi na po siya magsasalita. Di po ba? Masakit po kasi kapag ka nagsasabi ka ng totoo at sasabihan kang sinungaling, hindi po ba? Okay lang sana kung fake news siya. Hindi na po kikibo. Pero nakita nyo naman po yung video. Di po ba? Na meron po talaga siyang hinahabol o naghahabulan po sila mga ka-Aldab. Kasi ibig sabihin nauna siya. Ibig sabihin may sumusunod sa kanya. Di po ba? Alam nyo naman mga ka-Aldab na pagdating po sa bata ay paborito yan ni Mengay. Siyempre, isasama niya po si Arya kung sakaling kasama siya ni Baby Mati o ni Mati mga ka-Aldab. Pero iba po eh, di po ba? Iba po yung reaksyon ng mukha ni Main Mendoza. Kakaiba po eh siya sa mga nakaraang video. Mukhang natataranta po siya at talagang ayaw niya pong ipakita, di po ba? Sumesenyas pa po siya. Dito mga ka-Aldab, masasabi ko na panalo na po ako sa isang basher, di po ba? Kasi nakakuha ko ng ebidensya at resibo na talagang pangbanat sa kanya, hindi po ba? At hindi lang yan nagtatapos ha. Meron pa po tayong video. Panoorin naman po natin at may papakita ko po sa inyo. Etong video na to mga ka-Aldab, panoorin nyo. At may makikita po kayong, well, hindi ko nasasabihin. Basta panoorin nyo tapos tatanungin ko kayo mga ka-Aldab kung ano ang nakita nyo. How do you put... Wait lang guys. Kulin. Mati, come on. Ayun po mga Dabber Cads. Sa mga oras po na ganito. Boom mga ka-Aldab. Sino siya? Well mga ka-Aldab, ito yung sinasabi natin. Kailangan natin ng isang napakagandang slow-mo para makita po natin yung batang lumabas, di po ba? Ito yung sinasabi natin mga ka-Aldab, na talagang masasabi ko po sa inyo na talagang naandun po si Baby Teo. Di po ba ang sabi ni Mengay, sumesenyas po siya kay Nikki dito sa kabila. Pero bakit hindi niya binuhat yan kung si Arya po yan, binuhat niya at ibinigay niya kay mismo kay Nikki, di po ba? Pero makikita nyo naman na sumesenyas si Mengay, di po ba? Well, kanya-kanya na naman po kayong reaksyon dyan. Kasi sasabihin nyo na naman mga ka-Aldab, pwedeng si Mati yan na umikot lang, di po ba? Pero nakita nyo naman po na nagsasalita si Mati tapos biglang nagtuturo po si Mengay sa kabila, di po ba? Mapapansin nyo naman po mga ka-Aldab,
siguro ang mga hindi lang maniniwala sa update ko ay talagang ayaw po nilang tanggapin ang buong katotohanan na magkakasama po sila Main Mendoza at Alden Richards. At ito mga kaaldaba, mainit-init po ang update na ibinigay sa atin ng ating mga mababait na Aldab Soko. Talaga daw pong pumunta dyan sila Main Mendoza at si Baby Teo. Dahil kumbaga dumarami na po talaga yung COVID patient po sa Laguna. Well, napanood nyo naman po na totally ni-lockdown na po talaga. Bago pa magsimula yan mga ka-Aldab, talagang umalis na po talaga sila Main Mendoza dahil hindi na po talaga maganda ang sitwasyon diyan sa Laguna mga ka-Aldab. Ito mga ka-Aldab, yung patunay ko na naman po na kahit medyo mahirap pong kunin, pinipilit ko pong makuha. Kahit sabihin ko po na simple lang Mr. Destiny, sabi nga ng mga Aldab Soko natin, Mr. Destiny, masyado naman atang matindi ang papaliwanag mo para sa mga true-blooded Aldab Nation. Hindi mo na kailangan pang ipakita o magbigay ka ng ganyang ebidensya at resibo na kailangan mo pang ipaliwanag ng gusto. Gayahin mo na lang yung ibang channel na kapag nagbigay ng update, yun lang. Kumbaga, sabihin mo na agad yung pinupunto mo at tapos na. Di po ba? Well, sa akin mga ka-Aldab, kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po talaga ako certified vlogger. Isa lang po akong Aldab Nation o true-blooded Aldab Nation na talagang gusto ko pong makipagkwentuhan habang nagbablogs ako. Di po ba? Nakikita nyo po yung reaction ko at yung kung anong sinasabi ko po. Base po ito sa mga nalalaman ko at nalalaman ng mga Aldab Soko. Sa totoo lang mga Aldab, hindi naman to scripted eh. Wala naman akong binabasa rito at hindi ko po ito ipinapasulat kahit sinong writer. Sa akin lang po ito mga Aldab. Dahil kung ipapasulat ko po ito sa isang writer at babasahin ko na lang, baka sabihin nyo naman, isa ka na nga Mr. Destiny na journalist, di po ba? Kasi napakagaling mo ng magsalita at napakaganda pa ng sinusulat mo. Isa kang professional, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ganun. Kaya mas maganda po, may paliwanag ko po sa inyo ng gusto para naiintindihan naman po ng karamihan, di po ba? Lalo na po yung mga mamis at mga titas na talaga naman pong pagdating dito, talagang sinusuportahan ako. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nga po sa mga binibigay nyo po sa aking suporta. At hindi ko naman po kayo bibiguin. Gaya nga po nito, talagang ilalabas natin ang buong katotohanan at istorya po sa video na kung saan po nahuhuli natin si Main Mendoza. Ganun din naman po si Alden, di po ba? Kasi nga po bata, batang makulit, di po ba? Hindi po babanggitin ang batang makulit si MP o si Baby Teo kung hindi po siya ganun kalupit o kakulit mga ka-Aldab. Base na rin po yan sa mga nakakasama niya. Base na rin po yan sa mga napapanood natin sa Korea o yung pumunta siya sa Korea, di po ba? Same na boses lang mga ka-Aldab, hindi po ba? Kaya nga nakaka-asar lalo na po yung nag-comment sa akin na wala daw sinabi, kumbaga, sinungaling ka, Mr. Destiny. Wala naman kaming narinig na I'm the first. Ngayong, na siguro, hindi ko na rin babanggitin ang pangalan niya, di po ba? Kasi, for the, kumbaga, kilala nyo naman kung sino yung nagsalita na yun. Pero, nire-respeto ko yan, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, siguro lahat ng basher sa akin po napunta dahil binlock po sila. Di po ba? Na mga siguro yung nag-a-update din ng kay Mengay at Tisoy, kung makapag-comment sila, masakit. Ang nangyari, block sila. Di po ba? Lahat ng comment nila, dinlit. Tapos, binlock pa sila. Hindi na sila pwedeng manood sila. Bakit hindi, mga ka-Aldab? Pero, bawal na po sila mag-comment. Useless din, di po ba? Napanood ka nga, hindi mo naman masabi kung anong nagustuhan mo at anong comment mo sa napanood mo, hindi po ba? Pero hindi naman po ganyan si Mr. Destiny.
nirerespeto ko rin po yan, mga yan. Kasi karapatan po nila yan at hindi po inaalis ang karapatan nila mag-comment at magbigay ng komento. Masakit man yan o hindi, kasama ko po yan sa isinulat mo. Medyo natututo nga po ako sa kanila eh. Di po ba? Wala nang paligoy-ligoy, sabi nga po nila. Direct to the point. Di po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.